first. Try the newest, cheapest, and fastest delivery in Expressa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong ia-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, digital world. Welcome to Halal Home TV Shopping. I'm Ismail Abaya. And today, Friday, binabati natin yung mga, ano ngayon, mga kapatid natin, mga Christian brother celebrating their whole week. Siyempre, nakikisimpatiya tayo dahil inclusive naman tayo nasa Pilipinas. And today is our special episode. So, wala tayong masyado ibebenta ngayon na produkto. Pero next week, back to normal tayo. But today, siyempre, meron tayong special guest. And this is a special episode na makakatulong sa, ano, alam mo naman, problema natin sa buhay sa Pilipinas, yung social, economic side, and other things. Hindi ko na pagtatagalin, ha? Let's welcome our brother, Sultan Mohamed Iza, or well known as Gerald Arcega, soon to be a presidential candidate of the Philippines. Yan. Assalamualaikum, brother! Waalaikumsalam, warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang pagpapala po ng tanging tunay at ang isang Diyos ay sumati na. Assalamualaikum, Kuya Ismael. Waalaikumsalam, yeah. Bumati ka naman, brother, sa mga viewer natin para makilala ka naman. Pakilala ka naman. Yeah. Bago kita tanungin, sino ba si Gerald Arcega? Oho. Una po sa lahat, maraming salamat sa inyo, Kuya Ismael, sa pag-imbita sa akin dito sa pag-guest sa Halal TV. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yun po ang pagpapala at biyaya ng tanging tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha ay sumaatinawa. Kala bisyak li sadri, wayasir li amri, wakluluk datam milisani, yafkaw kawli, wakul jaal hakku. Wasahakal batil inal batila kana sahuka. I will nag-recite po ako ng verse from the Quran at yung po ay tinatawag na yung ginagamit ng ating propeta Musa na tinatawag na Moises sa pakikipag-usap sa mga tao. Alhamdulillah at assalamu alaikum sa mga tagahanga po ni Kuya Ismail Abaya. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon, mapagpalang hapon sa inyo, sa ating mga kapatid na Kristiyano, sa mga OFWs, sa ating mga kapatid na Muslim, sa mga indigenous people's group na lagi pong nandiyan, nakatabay sa atin. At ito pong pag-uusap namin na ito ni Kuya Ismael ay napakahalaga. At sana po ay magkaroon tayo ng kaunting kaalaman. Para po, ako nga po pala, nakalimutan ko nang introduce ang aking sarili, medyo nai-excite tayo. Ako po si Sultan Mohamed Iza Arcega, also known as Gerald Arcega. Ako po ay Batanggenyo, pinanganak po ako sa Batangas. Ang aking nanay ay Batanggenya, ang aking tatay ay Bicolano. Ako po ay graduate ng San Beda College, batch 96. Bachelor of Arts in Economics. Nagtapos din po ako ng Masters in Business Administration sa Adventist University of the Philippines sa Silang Cavite. At ako po ay na-entron bilang Sultan ng Tagalog Region noong 2014. Ang ating mga kapatid ng United Sultan Dato Imam and Vice of the Philippines. At ako po ay naging kandidatong senador. Tinawag po akong Senador Bitay ng Labor Party Philippines. Yan po ay ang aking partido nung nakaraang eleksyon ng 2019. Sa kasamaang palad naman po ay hindi po tayo pinalad. Pero
this time po ay ang totoo niyan, hindi naman po talaga senador ang ating plano. 2016 pa po ay nagplano na po akong kumandidato sa pagkapangulo, at ngayon po itutupawin natin ang pangako natin sa taong bayan na magkaroon po ng tunay na pagbabago. Kaya po ako'y kumakandidato ngayon, gaya ng sabi ni Kuya Ismael, kakandidato po ako sa pagkapangulo sa 2022. Ito po ang aking maiaambag para sa ating bansa. At tinatawag nga po tayong Senador Bitay. Bakit po Senador Bitay? Dahil ang advokasya ko po ay linisin ang gobyerno. Palakasin ang taong bayan, palakasin ang kapangyarihan ng mamamayan, hindi ng mga politiko. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Maraming pong salamat. Wow! Na ano, overwhelm ako doon, ha, Sultan, ha? Pwede ba magtanong? Opo. Sige po. Yeah. Kuya Ismael. Actually, simple lang mga tanong ko pang Miss Universe. yun, nasabi mo na kung bakit ka tatakbo para linisin ang bayan ng mga korap at bitayin, di ba? So, in short, pro ano ka? Pro death penalty. In short, tama po ba yun? Totoo po yun. Pero especially po sa mga corrupt public officials. Yes, yung pong ating yes. mga taong gobyerno, alam nyo po, naniniwala po kasi ako, kaya po tayo tinawag ng President Bitay na ngayon, dating Senador Bitay, mga ating mga kasamahan. Sa New Philippine Sultanate po, ay kailangan po talagang sa ngayon na naniniwala ako na kailangan ng bansa natin ng isang tunay na leader na maglilingkod sa taong bayan at talagang lilinisin at gagawa ng paraan na talagang ma-total elimination. Permanent, meron po tayong permanent eradication of poverty, permanent eradication of corruption. Total elimination ng lahat ng mga corrupt public officials. Lahat po ng corrupt sa gobyerno, ng mga taong gobyerno, simula presidente hanggang sa kabababaang opisyalis ng gobyerno, ay wala po silang karapatan na maglingkod sa atin, sa taong bayan, kung sila ay pagnanakawan tayo. Kahit maliit lang na halaga, wala silang karapatan na pagnakawan ang kaba ng taong bayan. Kaya po isusulong natin ang parusang kamatayan para sa lahat ng public, corrupt public officials. Mm-hmm. May tanong lang ako, Sultan na lang, kasi hindi ko naman pwedeng tawagin Senador Bitay agad, di ba? Presidente nga. Ngayon, yung bang Bitay, Senador Bitay o Bitayin, figure of speech lang ba yun? Ibig sabihin ba nun, hindi tayo literal na bibitayin o kundi tatanggalin, yung ba ibig sabihin nun? Tatanggalin pag corrupt? Sa ngayon po kasi talagang inaamin natin na medyo mahihirapan tayo kung sakasakali man. Pero na tayo ay papalaring maupo at mauupo po tayo bilang Pangulo ng Bansa. Dahil as para sa aking palagay, Kuya Ismael, wala na po akong tiwala sa mga politiko, sa mga traditional politician. Hindi ko na po kaya kasing ipagkatiwala ang aking anak, ang aking pamilya, ang susunod na mga henerasyon. Alam nyo po, meron dyang mga mayor, mga gobernador, at iba't ibang opisyalis ng gobyerno na itong mga anak nila ay nangangarap na maging katulad ng tatay nila. Itong asawa nila, nangangarap na maging kagaya ng asawa nilang mayor, gobernador, o presidente, o vice president. So nangangarap lahat itong susunod na mga henerasyon na napapalit sa mga taong ito, na mga naglilingkod ngayon. Ang problema po, kahit alam nung anak na ang tatay niya ay wedding lord, ang tatay niya ay drug lord, ang tatay niya ay mayor, ang tatay niya ay gobernador, ay pipilitin niya pang makaposisyon, papalit siya, at ganun din ang magiging gawain ng anak na ito. So magkakaroon lang po tayo ng paulit-ulit na cycle of problem. Hindi na po natin papayagan iyan. Kaya po, literal pag sinabi kong bitayin ng mga korap, literal po na maraming mawawala, maraming mamamatay. Dahil po, dadaan naman po sa due process yung mga yan eh. Hindi naman po ura-urada pagka napagbintangan ka na ikaw ay nangurako.
Siyempre, kung may matibay na ebidensya na ikaw talaga ay nagnakaw sa ating kaban, sa kaban ng taong bayan, halimbawa sa mga proyekto, nasalit na ang proyekto na ang ating mga infrastruktura, ang ating mga highway, dapat yan tumatagal at least ng mga 5 to 10 years. Pero isang taon, dalawang taon, sira na. Bakit po? Kasi 50% ng materials ay naibulsa na ng kontraktor at saka ni mayor, pinagsamang private and public sector. So, napakalala, masyado na pong malala at bulok na bulok na po ang sistema ng ating gobyerno sa ngayon. Yan po ang gusto nating pigilan. Kaya po kahit na anong mangyari, ay hindi po pwedeng hindi ako magsasawalan, kibo na lang ako. At kung ako'y natalo bilang Senador Bitay, hindi po pwedeng ako yung matatalo pa rin bilang President Bitay. May tanong ako, Senador Bitay. Nung Senador Bitay ka, ilan ang boto mo? Ilan naging boto mo total? Votes? Ang kinocompute ko po, Kuya Ismael, yung mga nag-commit ng boto sa akin. Oh, yung nag-commit ng boto sa akin, almost, kung alimbawa, ang mga Muslim, nasa 33 million na, at ang mga indigenous people, iba't ibang organization, dapat nanalo ako eh. Pero ang nakuha kong boto, 300,000 plus lang. Eh, sapat lang para manalo ang isang party list congressman. Sabi nga ng ating kasamahan, bakit hindi ka muna mag-party list? Mm-hmm. Eh, sa akin po, sa aking pananaw, wala po akong pakialam na sa ngayon eh. Kung ako ay mananalo sa pagkapangulo o matatalo ako sa pagkapangulo. Ang importante lamang po sa akin, maipahayag natin ang totoong nararamdaman ng taong bayan sa isang maginaong debate, maginaong paglalahad ng mga plataforma na gagawin natin para sa bansa. Yun po ang pinaka-importante sa akin sa ngayon. Alam nyo, Sultan, ang bar may estimate na 4 to 5 million yung grupo ko na Biko Bar outside of Barm, 12 million. So almost ano na yon, 16 million. So paano kaya, kasi kung meron kang being a Muslim brother, tayo naman para tayo Muslim, kung lahat siya magkakaisa, malaki ang chance manalo ka, Sultan. Tama ba? Tama po. Alam nyo, ako po ay advocate din ng isang malinis na halalan, ano po, Kuya Ismael. Member po ako, ang organization na kinabibilangan po ay miyembro ng People's Alliance for Clean Election na isinusulong nitong ating mga kapatid. Talagang hangang-hanga ako dito sa mga tao na ito, na kahit na yung mga na OFW sila, ay talagang literal na nakakapaglingkod sa ating bayan, sa ating bansa. So, kung magkakaisa lamang po ang lahat ng mga Muslim, yung sinasabi niyong sa Biko Bar at saka sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao at Biko Bar, Bangsamoro outside of Barm, sapat na po ang bilang nating lahat na tayong mga kapatirang Muslim para ipanalo ang isang sultan sa pagkapangulo. Yes. Pero ang kagandahan po natin, Kuya Ismael, ay karamihan po sa mga leader natin simula sa Region 1 hanggang Region 18 at mga provincial leader ng President Bitay Movement ay halos lahat, karamihan mga Kristiyano eh. Kumbaga sa talagang isinasama na natin ang ating mga indigenous people's group at ang ating mga Muslim leader ng mga kapatid natin sa Mindanao. So kung susumahin natin ang ating magiging boto sa 2022 at makukuha natin ang suporta nitong mga religious Christian organization at kasamang ating indigenous people's group na 18 million, pati ang mga kapatid nating Muslim, wala na pong uuna kay President Bitay at talaga pong tunay na mabibitay na ang mga korap. Hindi lamang naman po ang ating advokasya na bitay ng mga korap ang ating gagawin. Unang-una, kailangan natin palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. We will build pillars of economy. Napaka-importante po niyan. Ang pillars of economy, bakit po? Ito po yung infrastructure,
transportation, communication, power at ang oil. Napaka-importante po ng limang pillars of economy na yan na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Palalakasin po natin, lalong-lalo na ang agrikultura dahil tayo po ay agricultural country. So yun po, Kuya Ismael, talaga pong sure win po tayo. Insha'Allah, pag niloob ng mahal na Allah sa isang malinis na halalan, wala pong uuna sa atin. Allahu Akbar. Kung may naisip lang ako ng konsepto, no, kasi kanina, di ba, doon sa group chat natin, may nagsasuggest na, uy, tanggalin mo yung Senator Bitay, masyadong drastic. May suggestion ako, siguro para mapag-isa natin ang Muslim brothers and sister, ang bumoto sa'yo yung almost 20 million, pwede kayang sabihin na para iboto ka nila, lagay mo doon sa tagline, no, the first halal presidential candidate. Halal, ah. Halal kasi nasa Quran, eh. Diba? Tingin mo, baka matakot na sila hindi kayo boto kasi iboboto nila, iahalal nila, hindi talaga halal kung tutusin pag hindi ikaw, eh. Tama ba? Kasi yung halal, di ba? Halal, ibig sabihin, hinalal ng bayan. Pero pag sinabi mong halal president, ibig sabihin, ang halal, nasa Quran yan, eh. Nasa libro natin, di ba? So, it's an obligatory. Di ba? Parang banggitin na natin, isang congregation dyan, pag sinabing iboto nila ito, di ba? Alam mo na yun, malaking Christian community, solid vote sila, di ba? Yung black vote, alam mo na yun, hindi natin babanggitin, letter I. Di ba? Pag sinabi nung letter I na yun, iboto to, nananalo, eh, di ba? Halos 100, isa lang natalo. Pero sa atin, iniisip ko, pag sinabi mo siguro, the first halal presidential candidate, tapos sabi mo, halal is in the Quran, eh siguro hindi sila boboto. Ibig sabihin, ang boboto nila ikaw, kasi pag ang binoto nila yung hindi naman Muslim at saka hindi halal, which is normal, hindi halal ang Muslim ang Christian dahil hindi nga siya gagawa ng ano, 'di ba? Yung iniisip mo yung pag halal, ano yan, obligatory, baka makuha mo yung solid vote. Ibig sabihin, kung ako Muslim, ba't ko boboto yung hindi halal president? Tama ba 'yon, yung concept na ganun? Ngayon, susundan ko rin, Sultan, yung tingin mo, ano pa inaisip mo na pwedeng mag-unite sa mga Muslim? At ano ba ang benepisyo nila? Kamukha yung BARM, maganda yung BARM, nabuo na yung BARM, di ba? Nagkaroon na sila ng unity doon. Yung mga dating MNLF leaders, brother natin, na alam mo na, dati nasa bundok, ngayon sumuko na. Tumahimik na yung Mindanao, mga lugar na hindi nadadaanan, na mga normal daanan, dahil mayroong MLF, di ba? Alam mo na may MLF nung araw, di ba? Fighting portion, eh. Ngayon, peace na. So, tahimik na. So, posible pala yun. For how many years? More than 30 years daw ata yun, eh. Ngayon, it's time na, kung talagang gusto nila pagbabago sa Mindanao, mag-elect sila na galing sa na isang Muslim para ang benepisyo ay mapunta sa Muslim Pilipino, hindi lang sa Mindanao, ah. Actually prior marami sa Mindanao na Muslim, pero talagang ang Muslim hindi na kasi alam mo naman discriminated tayo, 'di ba? Alam mo naman ang mga Muslim ano ba tawag doon, yung third class citizen, para sabi mo na. Di ba, pag Muslim, parang iba tingin, di ba? Negative. So, tingin mo, anong kailangan gawin para, kasi kailangan talagang, kung gusto manalo, kailangan may parang plataforma ka para sa mga Muslim. Ano yung plataforma na yun? Bukod sa halal president ka versus non-halal, sabi mo na, haram yung mga ibang presidente kakandidato. Tama ba yun? Ito naman, usapan lang naman. Di ba? Ano tingin mo pwede ibigay mo sa mga Muslim brothers and sisters natin? Lalo na yung naghihirap ngayon, na walang tiyangke, walang basar. Alam mo naman ngayon, di ba? Marami tayong mga brothers, sister, vendor, di ba? Alam mo naman, miski yung nasa Green Hills, kausap ko sila, walang benta doon, wala talagang, dati, namamayagpag yung mga vendor sa Green Hills, di ba? Yung mga nagtitinda ng sapatos, t-shirt, wala, bagsak kayo yung negosyo doon, brother, eh. So, lahat sila nag-uwian na lang sa Mindanao, nagtinda ng kung ano-ano, surviving, ha? O, paano, anong may papangako natin sila dahil ito namang pandemic crisis na to? Dahil, ano ba, economic side,
importante, ganyan yung mga narinig kong politiko, marami pinapangako, di ba, na trabaho, tulong. So sa atin, si Sultan, being a Muslim, sa Muslim brother muna kasi para hindi tayo lumayo, sa kapwa natin Muslim, yung Christian kasi pwede naman, ano yan eh, madali na yan. Pag nakuha mo yung total Muslim, Muslim brother natin, which is up almost 20 to 30 million yan. Doon pala, panalo ka solid. Di ba? Ano pwedeng i-promise natin just in case para iboto kanila? Sultan. Tama-tama po. Maraming salamat, Kuya Ismael. Medyo kinilabutan ako doon sa sinabi nyo, ha, na halal president. Alam niyo, yes, napakaganda ng idea na yan. Narinig ko, sa inyo ko lang narinig yan, ha? Na yes, isang halal. Ibig sabihin po kasi ng halal ay talagang naaayon sa batas ng ating Panginoong Diyos na tagapaglikhan. Kumbaga, naaayon sa batas ng Allah. Ang ibig sabihin po ng Allah ay ang tanging tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha at Panginoon ng lahat. At ang kami naman pong mga Muslim ay kami yung literal na sa Arabic word na ibig sabihin ng Muslim ay those people who submit themselves to God and do good for mankind and everything that is in existence. Napakaganda po ng meaning ng salitang Muslim. Ngayon po, sa inyo pong katanungan na yan, actually, unang po sa lahat, magkaroon lamang tayo ng isang Muslim na presidente ng Pilipinas, isa pong napakagandang balita na po ito sa lahat ng mga kapatid natin sa ating bansa, sa ating sa Mindanao, sa Barm, sa Bicobar. Magkaroon lamang tayo ng isang President Bitay, ng isang Sultan na sinusuportahan hindi lamang ng mga Muslim, kung hindi ng mga Kristiyano. Doon po tayo magtataka eh. Kung ang isang President Bitay Arcega ay sinusuportahan, kasi po ako po ay naging leader ng People's Congress eh, dito sa Calabarzon. Ako lamang po ang kaisa-isang Muslim na ang mga miyembro po ay lahat mga Christian leaders. So, kung ako po nagawa ko na maging na tayo ay maging isang leader dito sa isang Catholic country, ay ito po ay magandang balita para sa ating kapatiran sa Mindanao. At masasabi ko po ng programa natin sa kanila, marami po kasing antay sa barn at marami din po na siyempre na may gusto na ma-retain ang Pangasamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Pero para sa akin po ay hindi po dapat tayo nagkakaroon ng hidwaan kung sino ang may gusto ng barn at kung sino ang may ayaw. Pagsasamahin po natin, unang-una ay bawal na bawal po sa ating mga Muslim ang tribalismo. Walang maranaw, walang tausog, walang magindanon, walang iyakan, walang badyaw. Yan po, tayong lahat ay tinatawag na Muslim. Yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag tayong Muslim and a Muslim is a brother unto his fellow Muslim. So, kung magkakaroon po ng katuparan na magkaroon ng isang presidente Muslim sa pamamagitan ng ating mga kapatid na solid votes ng ating mga kapatid sa Mindanao, ng mga Muslim, magkakaroon po ng tsansa ang tunay na kapayapaan hindi lamang sa pagitan ng mga tribo natin. Iset aside po muna natin ang economic side. Ang economic side kung anong magagawa natin para sa kalagayan ngayong pandemya nitong ating mga kapatid na Muslim, kung anong mga trabaho na pwede natin gawin sa kanila. Kasi kung ma-elect po tayo bilang presidente, wala na pong problema ang economy ng Pilipinas. Kasi unang-una, pinakamayaman po tayo sa ginto. Pangalawa, sa buong mundo, pinakamayaman tayo sa ginto. Napakaliit po ng Pilipinas, Kuya Ismael. Pero napakaliit ng bansa natin, pero bakit pangalawa tayo sa pinakamayaman sa ginto sa buong mundo? Hindi po ba sapat para sa isang leader? Hindi ko alam bakit simula kay President Marcos hanggang kay President Duterte, bakit marami naghihirap na Pilipino, 55 million poorest of the poor. Samantalang kung totoo yung sinasabi, at it is a well-known fact na tayo
bilang bansa ay pangalawa sa pinakamayaman sa ginto, dapat wala na pong naghihirap na taong bayan, na pamilyang Pilipino. Hindi lang pamilya, individual na Pilipino walang naghihirap. Literal na tayo ay mayayaman. Tayong pinakamayayamang pamilyang Pilipino sa buong mundo, tutusin. So, kung mahalal po ako, hindi lamang po mga kapatid nating Muslim ang mabibigyan ng tunay na permanenteng trabaho, negosyo, livelihood program sa countryside development program na gagawin natin at lahat po ng power plant, simula sa hydropower plant sa hanggang sa nuclear power plant ay gagawin natin para mas mapabuti ang serbisyo ng ating mga elektrisidad sa country, sa countryside development. At yan po, lahat ng pagmamayari ng minahan ng mga foreign corporation sa bansa, especially sa Mindanao, kung saan makikinabang ang ating mga kapatid na Muslim. Tatanggalin natin ang pagmamayari ng lahat ng mga foreign corporation sa mga minahan sa Mindanao. At hahawakan po natin yan bilang isang mining cooperative. Doon po magkakaroon tayo ng kasiguruhan na ang bawat pamilyang Muslim sa Mindanao, bawat pamilyang Kristiyano sa Mindanao ay magkakaroon ng sapat na pondo ang bawat pamilya at wala pong may iwan. Lahat may sariling tahanan, hindi lamang po sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po ang ating plano. So, ipagmalaki po natin sa ating mga kapatid na Muslim na mayroong isang Sultan Muhammad Isa na talagang nakikipaglaban po para sa atin, na minamahal po ng mga Kristiyano. Minamahal ng mga kapatid nating Kristiyano. Alam nyo, ang sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya po siya nag-asawa ng isang Kristiyana. Dahil napakalaki po ng utang na loob natin sa mga Kristiyano. Nung panahon po na pinapatay ang mga Muslim sa Arabia, ang sabi ng Propeta Muhammad, pumunta kayo sa isang sa bansang Ethiopia kung saan ay pinamamahalaan ito ng isang Kristiyanong hari, isang makatarungang Kristiyano na hari. At yung Kristiyanong hari po na yan ang nag-ampun sa ating mga Muslim na hindi po makakalimutan ng kamusliman. Kaya po, ang Propeta Muhammad ang sabi, ang sino man na mag-insulto sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo na tinatawag na people of the book ay para na nilang ininsulto ang aking pagkatao, niyurakan ang aking dangal, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bilang isang Muslim leader ay hindi lamang po kapakanan ng ating mga kamusliman ang ating iniisip, pero maaari po na ang ating mga brother na mga Muslim, ang pinakamagagawa ng isang Sultan Muhammad Isa ay pagkaisahin ng lahat ng mga tribo sa Mindanao, magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bangitan ng Muslim, mga Kristiyano at mga Luman. Tayo po ang magsisilbing unifying force bilang pangulo ng bansa. Wow. Kaya maganda yan, Sultan. At saka sabi ko nga, baka yung mga ibang bansa, alam mo tayo lang ang Christian nation in Asia. Siguro pag talagang na-broadcast natin na first in the Philippines, ano, history, na ikaw lang, Sultan, ang kumakandidatong Muslim sa presidential ball for 2022, no? Tama po ba yon, Sultan? Tama po, Kuya Ismael. So, 110 population ng Pilipinas. Alam ko ang butante diyan na sa sabihin mo 50 million eh maraming kakandidato, maghahati-hati sila dun sa 30 million sa yun ay 20 million. Panalo ka na, Sultan. Kung lahat ng Muslim ay boboto sa iyo, 'di ba? Kasi sabi ko nga ang member ng Bicobar is 12 million, ang Barm 5 million, 17 million na 'yon. 'Di ba? Okay. Tapos yung mga kaibigan nating mga naghahangad ng isang noble leader na susundin yung Quran, dahil ang halal president, kaya nga halal eh nasa Quran, eh hindi sila mag
dadalawang isip na botohan ka, miski ang Muslim. Kasi mamimili ka, parang ang tagline mo na lang, ano iboboto mo, halal o haram na presidente? Eh, ikaw lang naman ang halal president, di ba? Para bang sinabi mo, anong kakainin mo, halal food or haram food? Tama ba yan, Sultan? Di ba? Sumunod, may plataforma ka sa corruption eh. Sa corruption, number one kasi, yan talaga ang cause ng poverty, yung corruption. Ayun. Tingin mo, Sultan, paano yung second, di ba, inalis mo na yung mga corrupt. Yung pangalawang papalit ng mga government leaders o mga government employee, anong i-inject mo sa isip nila? Anong i-set mo sa mind nila na wag na maging, kasi minsan ano eh, ultimo janitor ya, sa isang government agency, ang yaman eh. Ha? Bakit? Kasi nga, ano eh, corrupt na, janitor pa lang eh. Diba? Eh, paano pa, kaya yung leader nila, corrupt, kaya papunta pabagsak hanggang janitor, security guard, corrupt na. So, paano natin education, ano, Sultan? Malawakan pong paglilinis ang gagawin natin. Sa isang bulok na gobyerno po, kailangan talaga tanggalin natin ang mga bulok na leader dito sa ating bansa. Unang-una, masakit man sa kalooban ko ay kailangan po nating sampulan. Sampulan ang ating mga leader na ito. Maaari po na sa panunungkulan gaya po ng aking post sa isang page natin, maaari po sa panunungkulan natin bilang President Pitay sa first year of our governance sa isang bansang maharlika, kasi itatatagpo natin ang isang bansang maharlika eh. Na yun po ang ambisyon ng President Marcos dati, Sultanate of Maharlika, kaya siya nagbalik lang. So, itatatag natin ang isang bansang maharlika. Unang-una, palalakasin po natin ang ekonomiya natin. Tatanggalin natin lahat ng mga, gaya ng sabi ko, pagmamayari ng mga government-owned and controlled corporation, yung mga minahan na pagmamayari ng mga foreign corporation at ng mga politiko, ng mga traditional politician, ibabalik natin sa tao. Palalakasin natin ang pondo ng ating gobyerno at palalakasin natin ang mamamayan. Pangalawa, bibitayin na po natin. Simula sa Pangulo, iisa-isahin po natin yan eh. Lahat po yan may kaso ng corruption sa ombudsman. Lahat, patutunayan natin na nagkasala ang mga Pangulo. Iisa-isahin natin yan, ang mga senador, ang mga gobernador, ang mga mayor. Magtatayo tayo ng isang presidential sultanate task force na talagang tututok po sa mga kaso nitong mga presidente na ito. At kung mapatunayan, kukolektahin po natin ang kanilang mga ari-arian. Ibabalik natin sa National Treasury, sa taong bayan. Pag nagawa na po natin yan, ikukulong natin lahat ng mga taong ito na mapatunayan natin nagkasala ng pandarambong. Sisintensya na po natin diretso ng parusang kamatayan. Yan po ang magsisilbing edukasyon para sa lahat. Nabawal na po ang pagnanakaw. Bawal na ang mga kurakot sa gobyerno sa panunungkulan ni President Bitay. Kung ang may presidenteng mabibitay, may senador na mabibitay, mapaparusahan ng parusang kamatayan, may gobernador, may mayor, iharap natin sa taong bayan. Bibigtihin natin sila para bago sila mamatay, lumabas yung mga dila nila na puro kasinungalingan, puro pangako sa taong bayan. Mapapahiya silang lahat at hindi na sila pamamarisan ng kahit na pinakamababang empleyado ng gobyerno. Dahil kahit yung sinasabi yung janitor na napakayaman dyan sa custom, malilintikan lahat sila sa akin. Walang matitira. Kung kinakailangan pong libo-libo ang mamatay sa panahon ni President Bitay, maging malinis lamang ang ating gobyerno, ma-establish lamang natin ang mga totoong tao na maglilingkod ng tapat, magseservisyo ng tapat
sa bansa natin, sa bansang Maharlika, gagawin po natin. Wala po tayong katatakutan. Wala tayong katatakutan maliban sa Allah. At lahat po ng aking ginagawa, ayan po ay naaayon din naman sa ating banal na Quran. Dahil po kahit naman sa mga bansang Muslim ay ang parusang kamatayan ay talagang naaayon sa batas. Lalong-lalo na kung magnanakaw. So yan po ang magsisilbing edukasyon sa kanila. Wala na po magnanakaw dahil may mamamatay, may masasampulan. Hindi po sample ito. Talaga pong may mamamatay. Yun lamang po, Kuya Ismael. Nawala po yung audio. Narinig po ako. Medyo nawala po yung audio, Kuya Ismael. Hindi ko lang alam kung baka-technical. Ah, wala pala. Yeah. Oh, ito yan. Ito, Senator Bitay, totoo yung sinasabi mo, sample eh. Kasi nung medyo bata-bata pa ko, panahon ni President Marcos, pag-upo niya, sinampulan niya isang Chinese drug lord, firing squad, tumahimik eh. Even mga Pilipinos abroad, nakikita ko very disciplined sila. Kasi nga, alam nila, merong strict implementation of the law. Kasi ngayon eh, parang hindi ma-implement yun. Alam mo naman, di ba, masyado. Madaming batas, pero walang implementation. Sample na natin, doon sa Subic. Pag pumasok ka sa Subic, di ba? Walang stoplight. Sumusunod ng mga Pinoy, ha? Eh, samantalang paglabas doon, kahit may stoplight, takago sila. Pero sa Subic, alam nila, huhulihin sila doon, di ba? Di ba? Sultan, napasok ka naman sa Subic, di ba? Oh, may tip doon eh, di ba? Kahit walang stoplight, hihinto ka sa crossing, di ba? kasi alam ng Pinoy huhulihin sila, di ba? Eh dito kahit na may stoplight, stop eh, go pa eh, di ba? Yung kaya so nakita ko miski sa ibang bansa rin, lalo sa Saudi Arabia, nako. Bawal ang alak, bawal ang ganito, talagang sumusunod sila. Ibig sabihin, ang Pinoy nakakaintindi talaga, yan, matalino ang Pinoy. Pag sinabi ng isang leader na talagang bawal at merong implementation, strict implementation of the law, tingin ko, madidisiplina eh. Ang ano lang naman kasi nila, siyempre, political will. Pero ang tanong ko, President, Sultan Isa, ilang taong ka na ba? Baka hindi ka pa qualified, parang baby ka eh. Illegal ka pa ata eh. Qualified ka kasi 40 40 ang ano eh, minimum age, tama ba yan? Oo, oh, tama po. Actually, nung 2016 po ako ay nag-file ng candidacy. 40 years old po ako noon, nung 2015. Okay. So ngayon po ay 45 na po ako, Kuya Ismael. Kaya palagay po hinog na hinog na. Para sabi ko nga, itong 2022 na ito, ito na ang last and final battle natin. Kumbaga, yeah. Huling laban na natin ito. Dahil kung 2028 pa, eh talagang baka hindi ko na mag-focus na lang sa sultanate. Pero nararamdaman ko na ang gustong-gusto na po ng taong bayan na talagang wakasan na ang corruption dito sa ating bansa. Dahil totoo naman po, gaya ng sinabi nyo, ang corruption talaga tunay na ugat ng kahirapan dito sa ating bansa. Tsaka sultan, na po ako. Mukha lang 35. Ako, sultan, ano? 45 na kayo. So, nag-file ka na ng presidential candidacy nung 40 ka. Anong sabi ng COMELEC? Yung panahon po na yun ay kinumbinsi ako ng United Sultan Dato Imam Vice of the Philippines at ang New Philippine Sultanate na mag-file. Wala po akong idea na ito palang COMELEC na ito ay magiging reasons candidate po pala tayo dahil ang sabi nila, wala na tayong partido. So, kinakailangan talaga natin sa ngayon isang national party na magiging
kaagapay natin, magbibigay ng certificate of nomination sa filing ng candidacy ko sa October. So, noon po, nanuwisans tayo. Pero alam nyo, nakakatuwa ang mga taga-Comelec din eh, nung time na yan. Masabi nila, sa ganda po ng inyong mga gagawin para sa bansa, kasi pinag-speech nila ako, almost 13 minutes ako nakapagsalita, Kuya Ismael, sa kanila. Interview, para may interview. Na hindi ako nuisance. At ang sabi nga nila, ay hindi daw po ako magiging nuisance candidate. At ako daw po ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Eh palagay ko nung sinabi nila yan, eh hindi sila nagbibiro. Nung sinabi nila sa akin noong 2016. Pero, yun po, non-resistance candidate po tayo. Kaya lalaban po tayo muli. So, sana po ay tayo ay magkasundo kami nitong aking partido na ako na kanilang dadalin bilang presidential aspirant nila. Inshallah. Eto, senador, president na lang para maganda. Pag senador, baka hindi ka na maging president. President, president na tawag sa'yo, Sultan. Mga inutil po yung mga senador na yan, Kuya Ismael. Ibiruin lang kita. Sa sakali ka manalo, ano bang posisyon na bagay sa akin? Diba? Ay, magtatayo ho tayong Department of Halal. Wow! Nakilala ang buong ang Pilipinas bilang ipinopromote talaga ang malinis na mga pagkain. Diba? Yes. Kasi pag sinabing halal na pagkain, with due respect po sa ating mga kapatid na Kristiyano, ano po? Ang halal po na pagkain, napakalinis po yan. Hindi po tayo papayagan ng ating Diyos na tagapaglikha, nakakain tayo ng makakasama sa ating kalusugan. Kaya po, magtatayo po tayo ng mga halal food terminal sa lahat po ng sa Luzon, Visayas, Mindanao. At inshallah, pag pinalad po tayo bilang halal president, ay baka po nandito kausap na natin ang Secretary of Department of Halal, si Kuya Ismael. Inshallah, inshallah. Pero ito, ito mabigat na tanong to, President Sultan. Eh, paano ka magkakandak? Kasi tinatanong din ng Comelec, how you will conduct yung pagkakandidato, yung promotion, may pera ba kayo? Kasi tanong yan, di ba? Tinatanong yan eh. Opo. Napaka-importante po actually ng pondo eh. Dahil naranasan natin yan nung panahon ng kampanya, nung ako'y kumandidatong senador. Talagang, pero, awa po ng mahal na Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon naman pong mga halal na pondo na palagay ko iparating sa atin na ito po ay galing sa ating mga kaibigan, mga Muslim leader. So ito po ay hindi naman po natin actually gagamitin sa pangangampanya ito eh. Gagamitin natin para matulungan itong ating mga kababayan na ngayon nahihirapan sa panahon ng pandemya. Ang wala po, baliwala po sa akin ang kampanya eh. Kung tutuusin, mas dapat unahin natin sa ngayon ng hindi ang pangangampanya, pamumulitika, kundi ang pagtulong sa ating mga kababayan. So kung halimbawa po talaga nagkakaroon tayo ito, ibibigay sa atin itong malaking pondo para sa sultanate po kasi ito eh. Ito po ay itutulong natin. Pwede po tayong magpatayo ng ospital. Nangangailangan po talaga ng isang magandang ospital itong ating mga kababayan. Pangalawa, yung distribution po ng ating mga pangunahing pangangailangan, pagkain sa Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po natin gawin yan. So, magiging katulong po tayo actually ng gobyerno sa panahon na ito ng ating pandemya dahil tayo po ay tutulong sa ating mga kababayan. Yan po ang May tanong, Sultan, pakibasa mo yung tanong, makikita mo yung tanong sa'yo. Galing po kay Ma'am Mabel, Celis Curia. Pakibigyan po ako ng posisyon kapag nanalo kayo bilang president, Sultan Arsenda. Dahil ako sa pagiging campaign manager ninyo. Sa'yo, what's the gusto ninyo? Ma'am, maraming po salamat. Pero may iba tayo. Kidding aside, Sultan.
Di ako, gagawin ko na lang yan, ano, yusek o asek ng halal. Pero, Sultan, may tanong lang ako, nabanggit mo yung halal project. Eh, paano pag mayroong magbibigay sa'yo ng pondo galing sa hindi halal? Eh, alam mo naman, pwedeng galing wedding, pwedeng galing drug lord. Kung ako po ay bibigyan ng mga haram na pondo na iyan, ay isasampal ko na lang sa mga pagmumuka ng mga yan at tatandaan ko silang lahat. At alam ko na kung sino-sino kayo, mga drug lord saka mga wedding lord. Umanda kayo pag upo ni President Bitay. Kasama kayo sa Bitay. Eh, ano pa ito mga Chinese pogo? Payag ka ba dyan? Di ba may mga pogo tayo? Mga casino? Una po, eh, tayo po bilang Muslim leader, alam po natin na haram na haram po ang sugal. Oh. Ismael. Kaya, wala na pong puwang sa gobyerno ni President Bitay ang lahat ng pasugalan. Kahit po yung casino na yan, yung pangkor na yan, pinaplano ko, tatanggalin ko yung pangkor na yan. Bakit kailangan ng pangkor? Eh, pwede naman pong kunin ang lahat ng minahan sa pagmamayari ng mga incheck at saka ng mga foreign corporation. Sapat po ang pondo na magkukuha natin sa Malampaya, sa Ligwasan Mars, sa Turtle Island, sa iba't ibang pong lugar na kung saan napakalaki ng mina ng ginto. Sapat po ang pondo natin. Hindi na po natin kailangan yung mga sugal-sugal na yan, Kuya Ismael. Tama po yun. Tama yung President. Kasi marami na ako, siguro mga 50 kaibigan ko, pulubi na dahil sa casino. Eh, imagine mo kung 50 pamilya yun. Naghirap na yun, di ba? Tapos marami rin na pariwara. Mas marami ang naghirap sa casino kaysa natulungan, kututusin. Kala lang nakakatulong. Masama. May ibang bansa walang casino kasi ano eh sin business nga yan eh. Pero anyway, bibigyan kita ng ano kasi wala na tayong time. Sa Sunday naman eh 1 to 2 p.m. invite kita kasi meron din isang presidensyable doon. Siguro makukumpara natin yung plataforma mo. Malay mo, pwede kayo magsanib. Pwede ikaw yung maging presidente, sige yung vice o vice versa. Okay, magkatulungan na lang kung pagdating ng araw, maging kung sino mamanalo sa inyo, dahil pareho kayong independent, maganda yung hangarin, di ba? Bibigyan kita ng ano, ilang minutong message to the Filipino people, Sultan, bago tayo magtapos ng ating palatuntunan. Marami pong salamat, unang-una sa ating paal na Allah, subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. There is none who has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang pagpapala po ng tanging tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha ay sumaatin po nawa. Ito po ay hindi lamang po ito ordinaryong pagbati para sa aming mga Muslim, mga minamahal kong kababayan. Ito po ay isang panalangin na ginagamit po ni Nabi Isa. Kaya po Isa ang aking pangalan ay isinunod ko po sa tunay na pangalan ni Propeta Jesus. Isa din po sa dakilang propeta ng Allah, ang ating Propeta Isa o tinatawag na Jesus Christ. Assalamualaikum warahmatullah. Kalabisya krisadri wa yasirli amri warlul uqtatamin lisani yaftahu qawli. Wa kul ja'al haqqu wa sahakal batil innal batila kana sahuka. The truth has come and falsehood has vanished. For verily, falsehood is ever bound to vanish. Mga minamahal ko pong kababayan, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid kong Kristiyano, mga kapatid kong mga katutubo na iba't ibang tribo ng Indigenous Peoples Group of the Philippines at sa aking mga kapwa Maharlikano, mga Pilipino na itatatagpo natin ang isang bansang maharlika dahil hindi po karapat-dapat tayong tawagin Pilipino. Tayo po ay tinatawag dapat na maharlikano. Sa atin pong mga OFWs sa ibang bansa, ako po ay nagpapakilala sa inyo bilang
kakandidatong pangulo pero hindi po ako nangangampanya. Gusto ko lamang pong maintindihan ninyo kung ano ang pinanggagalingan ng President Vitay. Ang pagmamahal ko po sa bayan ay kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Mahal na mahal ko po ang bansa natin. At kahit kailan, hindi ko papayagan ang ibang bansa, ang ibang lahi na maghari-harian dito sa bansa natin. Kaya po makikipaglaban ang President Vitay sa 2022. Hindi po para sa aking sarili, kundi para sa inyo. Wala akong hangad kung hindi magbago ang sistema ng bansa natin, ng gobyerno natin. Kaya po tinawag tayong President Vitay, ang advokasya ko, bitayin ang mga korap sa gobyerno. Awang-awa na po ako sa mga kababayan natin. Minsan napatira ako sa bundok. Ang mga kababayan natin, aping-api na. Sinakop na tayo ng ibang bansa. At ngayon, sariling kababayan natin ang nangaalipin sa atin. Allahu Akbar! Pasensya na po kayo. Pagdating po sa mensahe, para sa akin mga kababayan, nagiging emosyonal ako. Pasensya na po, Kuya Ismael. Lalaban po ako. Patalo manalo. Para maipaalam sa buong mundo na may isang Sultan Muhammad Isa na naghahangad na baguhin ang bansa natin. Pinakamayaman tayo sa ginto sa buong mundo. Bakit tayo naghihirap? Mga inutil po ang mga presidente simula kay Presidente Marcos hanggang Presidente Duterte. Inutil silang lahat. At ang mga kakandidato sa pagkapangulo, wala akong nakikita sa kanila na kaya tayong ipagtanggol sa China o sa kahit na sino mang bansa na gustong sumakop sa atin. Kaya po nandito ako. Iaalay ko po ang buhay ko para sa bansang ito, sa bansang Maharlika. Allahu Akbar. Marami pong salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marami pong salamat sa inyong lahat. Yeah, well said. Halal President Vitay, at least nailabas mo yung sama ng loob mo. Alam mo, marami talaga naiiyak ngayon, naghihirap na Pilipino, namamatay, mga kamag-anak natin, kakilala, because of this pandemic crisis. Naintindihan ko yung inyong bukso ng damdamin, talagang ganyan. Hindi natin alam, unpredictable ang panahon natin ngayon. So yun mga viewers, see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukran, thank you.